Hello guys, hello dyan mga ka-technician. Papakita ko sa inyo kung paano bypass ang iPad mini. Gagamitan ng Arduino at saka itong iLintek tool. Okay, umpisa na natin. So una, i-connect muna natin sa PC yung iPad. I-DTF yung mode natin. Wait lang ha, DPU mode muna. DPU mode. Yan, naka DPU mode na. And i-ano natin, i-plus natin yung checkmate. Connect natin sa Arduino. Then, connect natin Arduino sa PC. Bali, itong checkmate na gagamitin ko, ito yung unang labas, yung kay AppleTech. Bali, naka-upload na rito yung Arduino file na 8942 for iPad mini. Okay, balik ka. Disconnect natin. Connect natin sa PC. Then, ngayon, click natin tong iPad mini. iPad mini. Then, click ang detect DPU mode. Yan, checkmate na siya. Then, ngayon, click natin ang load RAM disk. Wala na. Load RAM disk. Click natin ang load RAM disk. Ayan. So, paglabas ng message box na to, bago natin i-close ito, kailangan pag hindi automatic nagpalit yung driver, ito, pag hindi siya naging, hindi siya pumasok sa Win32 na driver, mamanual natin, update natin, browse, ito, ito yung driver ng recovery mode. Select natin to. Ano, okay na siya. Then, tsaka natin kiklik yung okay. Minsan, hindi siya nag-automatic na lumalabas, nag-change ng driver. Kaya, mamanual natin minsan. Click natin okay. Again, natin. Ayan, nag-load na yung RAM disk. Okay, success na. Then, ayan, kiklik natin yung bypass. Click natin yung bypass, start bypass. Ayan. Ayan, done na. iLintek ulap bypass done successfully. Okay, nagre-reboot na siya. Yan, okay na guys. Bypass na na. Okay, success. Okay, hanggang dito lang guys. At sa
abangan nyo ulit yung mga susunod nating video. Okay, bye bye.